back to another vlog. And ito na ang last episode natin para sa ating Mother's Day special. At syempre, hindi tayo papayag na hindi natin kasama si Edric. So, yan. Ang nag-iisang Edric Go. Kasama natin ngayon sa ating vlog na Spill the Tea. Okay, so ito yung mga questions, random questions about life, about love, about his career, about in general, anything in general. Anything under the sun, yan ang itatanong natin sa kanya ngayong gabi. Bakit ka kinakabahan? Kinakabahan siya dahil sa harapan niya ay pagdidihan nakasagot or pinili niyang hindi sumagot. Ito ang kanyang mga shot glass. Tataas ko na lang dahil di makita. First, vinegar. Suka. Ito masarap-sarap. Bulgogi sauce. Pero medyo matapang. Bulgogi sauce. And then, soy sauce. Ngayon pa nasusuka na siya. Fish oil. Ay, fish oil. Chicken oil. Chicken oil. Tsaka, sweet and sour sauce. So, yan ang mga kanyang parusa. Pahirap ng pahirap. Siyempre, kay Mikay, wala lang. Nagtanong lang tayo sa kanya. Tapos, sumunod kay Matthew. Nilagyan lang natin ng lipstick. Siyempre, hindi siya papatalo. Kailangan sa kanya. Mas kabog, mas bongga. So, bigyan natin siya ng shots. At tawagin natin itong vlog na to na Spill the Tea. Okay, are you ready? Hindi niya alam kung mga questions na to. Heavy questions. Never asked before questions sa kanya. At wala naman siguro iba pang magde-dare na tanongin yun kung hindi ako. So, handa ka na ba? Ready. Hindi mo tatapon yung bubblegum sa bibig mo. Pag-inom na ako, tatapon. Okay, simulan natin ang first question. First question. Nagka-something ba kayo ni Baninay? Di ba lagi yan tinatanong sa'yo eh? Lagi yan nasa... Nagka-something ba kayo ni Baninay? No. Hindi. Hindi po. Huwag niyo pong i-assume na nagkaroon dahil talagang... Ano lang, close lang talaga kami. Pero well, hindi po kami nagka-something or anything talaga. Uh-oh. Hindi sila nagka-something ni Benigay. They are just very good friends. Okay, number two. Anong masasabi mo sa basher na ginagamit daw kita? Mag-isip ka ng mas maayos. Kasi, siyempre, nanay ko naman yun, hindi na ibang tao, eh, diba? So, kasi konting ano ginagamit, konting ano ginagamit, o, diba? Pwede bang tinutulungan niya lang ako? Hindi naman ginagamit ko agad. Okay. Next, number three. Naku, mukhang hindi siya iinom. Talaga ba? Tignan natin. Number three. Sino sa Choy ang pinaka-least favorite mo? Sino Team Choy? Oo. Sino sa Team Choy ang pinaka-least favorite mo? Siyempre sa ganyan, di ba, meron kang favorite. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi mo sila bet, hindi mo sila kasundo lahat or ano. Siyempre sa mga ganyan, meron kang hindi masyadong least favorite. Di ba? Minom ka! Iinom na yan. Hindi ka na. 1, 2, 3, 4, 5. Nasa likod ng camera ang dalawa niyang kapatid, si Masi at Micaela. Sinasabi ng drink the shot glass with sauce. Inubo po siya, nasa mid lang po siya. Negative po siya sa COVID. Pinakaayoko. Least favorite. Least favorite. For the views. May mga cheerleaders sa likod. Yeah. Okay, kuya, next. Game. Number, ano pa lang tayo? Number 4 pa lang tayo. Number 4. How old am I? 30.
8. Hard the question. Walang hiya ka. Yung dalawa ka pa rin mo, pinabata ko. Ikaw pinabata mo pa inon. 37. 37. You heard the answer. Nagagaya mga audience sa likod. Narinig na daw niya yung sagot kanina. You heard the answer. You heard his answer. Pili ka, ano gusto mo? Bulgogi. Ang gusto niya, bulgogi. Kala niya masarap kasi bulgogi. Pero puro, so... Ito ang mukha. Okay, mukhang mauubos niya lahat ng mga shot glass. Number 5. Sino sa mga naging ex-girlfriend mo ang sa tingin mo pinakagusto namin ni Papa for you? Drink it. Si Sheer. Bakit? Kasi ano, kumbaga nakasama niya siya eh, na isa-isang bubong talaga na for how many weeks? Oh, for almost a month, almost no? A month. Kasama namin si Sheer. Okay, sunod. Matapang niyang sinagot ang question number 5. Tingnan natin ang question number 6. Where do babies come from? Don't say from the sky. That's my answer. Yeah. Ano, from the male genitals. What? From daddy. And then it will go to the egg cell. Yeah, you don't buy babies. You make them. You make them out of dolls. You don't craft real babies. Crafted in Minecraft. Quiet kayong dalawa, hindi kayo kasama sa vlog ko. Pakingin nyo dyan, tapos na kayong dalawa. Okay, syempre, ibang-ibang sagot. Ang sagot ni Mikay is from the tummy. Si Matthew from the sky. Si Edric may explanation yung sa kanya, may process. Okay, number 7. Sino ang pinaka-favorite mong sibling? Who is your favorite sibling? What? Don't say yourself. So, you can't say both. You can't say both. Sino ang pinaka-favorite mong sibling? Mikay. Bakit si Mikay? Because Mikaela is... Hindi ka patalo English yung sagot mo. Hindi. Kasi si Mikay ay... napaka-lambing. Yes. Saka nag-iisang kapatid. Nag-iisa ako kasi siyang babaeng kapatid. Lahat kasi yung kapatid ko lalaki. So yun. So kawawa. Kawawa si Mikay, mukhang hindi magkakajowa. Puro lalaki ang nakapaligid sa kanya. Next question. Panay malalayo ang bahay ng mga naging girlfriend mo. Dahilan ba yon kasi gusto mong malayo sa amin ni Papa? Hindi, hindi naman. No, that's not the reason. Talaga, ayaw mo makapag-English ka talaga. hindi yun yung rason, syempre. Ano lang talaga, natatiming lang na malayo. Tataon lang. Okay, number 9. Among your exes, who is the best kisser? The last one. The last one you kiss. Here. The last one you kiss. Number 10. Nasa vocabulary mo ba ang bumalik sa natuldukan ng relasyon? Dati wala. Ngayon, yes. Sinulat ko po to a week before namin gawin tong ano na to. Vlog. Yes. Ewan ko bakit itong mga tanong ko. Next, 11. Siyempre, hindi mo sinagot yung least favorite mong Choy. Tatanungin naman kita ko, sino yung pinaka-favorite mong Choy? Si ano? Si Pachoy Choy. Meron pang bagong Choy, si Pachoy Choy. Ang sunod ay Toyo. Ito ba yung susunod na Toyo? Pinaka-favorite ko si ano? Kasi sino pinaka-close sa'yo? Si... Sino ba unang naging close sa'yo? Siguro ganun. Sino ang pinaka-favorite mong Choy? Siguro ano, si... The favorite...
kumbaga lahat naman sila ano, may brothers. Brothers, yeah, special. Uh-huh. Pero recently nakakasama ko lang lagi si Bon. So, yeah. Kasi Bon siguro yung pinakamalapit, pinakamalapit sa atin. Siya lang yung taga-South din. Oo, yan. Next. Huwag naman po magalit yung ibang choice. Love naman ni Eddie Vlad. Basta lang yun lang yung kanyang, ngayong kanyang pinaka-favorite ngayon. Yes. Number 12. Ano ang best advice ko sa'yo na sinasabuhay mo? Ano? Actually, ano eh. Yung pinaka, ano. Pinaka, mayroon pa sa akin yung pag-overthink it. Yun. So, ano, pag sinasabi mo sa akin na ano, pag nag-usap tayo, tapos nakakalma din yung isip ko, siyempre, huwag mo isipin naman kung di naman dapat. So, yun. Katabi lang po yun. Kapon lang po yun. Try ko talaga, ano, ayap tayo. Hindi, ang hirap kasi tayo. So, yun. Number 13. Do you want another sibling from me and Papa? Kung ano, tigil nyo na. Kung bibigyan, why not? Pero kung... Eh, dalawa mo ka pa na ayaw na. Sa'yo, bet mo pa. Okay lang naman. Sige, ang galing... Eh, hindi, ayoko rin. Sabihin ko sana galing sa kanya, pero huwag na rin muna. Ayoko pa maging lola. Next. Number 14. Are you satisfied with your YouTube career? No. Siyempre, gusto ko mag-grow. Yes. As a YouTuber and... Not just that, syempre as a person, in general, in life, kasi syempre, you can't stop where you are kasi, ano, it's not, maganda maging kontento, pero kung may improve ka pa, bakit hindi? So, dream big pa. Yes, dream big. Yun. So, next question. Number 15, ginugoogle mo ba ang sarili mo? Yes, nati-check ko. Lalo na nakita ko na ano, yun nga, pag sinerge mo yung pangalan mo, merong parang nasa famous chuchu. Syempre, masarap sa feeling. Masarap sa feeling nung una pa lang, di ba? Kasi syempre, tinangarap mo lang yun. So, okay, dahil natanong ko yan, nakita mo na ba sa YouTube ang net worth ng isang Edric Go? Wala naman sa ano, sa YouTube, sa Google, meron ako nakita dati. Oo, no, meron na. Meron. Nakita ko. Next. Number 7. Hindi ko lang alam magkano sinabi sa YouTube. Ang lucky! Talaga, sa YouTube? Oh, eh, syempre, in general yun eh. So, kasama YouTube mo, career mo. Magkano? Okay, Google natin. Magkano sabihin sa YouTube? Ang lucky! Parang million kasi, ay million, dollars kasi yung ano. Okay, ang kasagutan sa net worth ng isang Edric Go ay ang nakalagay sa Google. Ano nakalagay? Ito. He has made such amount of wealth from his primary career as a YouTube star. Yeah. Edric Rosales Go net worth between $1 to $5 million. Source of income, YouTube star nakalagay. Grabe naman yung $1 to $5 million. $5 million, magkano yun? Dali, magkano $5 million? $1 million. $50, diba? So, $250 million. Wow! Baka makidlamp ka, boy! Baka makidlamp ka! Grabe, $250 million. Ito pa, meron pa dito. BuzzLearn.com. Aba, may ganun pa. Ngayon ko lang ito. Okay. Edric Rosales Go is a famous YouTube star. He was born June 10, 1998 and his birthplace is Philippines. Edric Go is also well known as Filipino actor and content creator. Wow! Sinabi! Grabe naman yun! Sinabi! Became a celebrity after starting his Edric Go YouTube channel. He posts a combination of challenges, vlogs, tutorials, and games for more than 400,000 subscribers. Okay, very outdated na to. Edric is originated from Philippines. He shared an Instagram photo with dancer Ronnie Alonte in June 2019. Wow! Grabe! Pati yung... Grabe, Gemini! Alam nila! Oh, galing, no? Okay, pwede na tayo mag-vlog? Let's go! Okay. Next! Number 17. Do you still want to go back to school? Yes. I want to finish it. Siyempre. Pero hirap kasi ngayon. Pero gusto kong... Ano? Mag-aral. Mas madali ngayon dahil mas online. Madali pa lang ngayon dahil online. Pero... Time. Next, number 18. If given a chance, pagpasok sa una mo talagang love na acting na or pag-aartista or vlogging pa din.
Siyempre hindi ko closing doors sa opportunities, pero sobrang gusto ko mag-prosper palalo sa career na yan na tinatahak ko. Pero siyempre, if may blessing, why not? Siyempre. Next, number 19. What is love para sa isang Edric Go? For me, love is... Paano ba explain? Love is... Blind? Ang ba parang slambok eh. Love is blind. Love is ano? Love is from the sky. What? Love, not babies. I think love is unconditional. Because if you love someone, you'll make room. But if you love someone, then but you're not afraid to lose them, then you probably never love someone like I do. Yes, kanta po yun. Hindi, pero ano? Lagay ko sana, Edric Go 2021. Hindi, syempre, love is unconditional. Syempre, when you love a person, kahit ano yung pinagdaanan, di ba? I mean, you can sort things out naman. Basta ayusin nyo na yung pag-usap. Para may hugot siya dito hindi. Sa vlog ko. Vlog ko to. Hindi labasa na ano, sa loob. Charot. Okay, number 20. Sino sa mga naging ex-girlfriend mo ang namimiss mo? Si ano? Si Sheer. Yun. Sa totoo lang, sa mga ex, pag naging ex ko, ako na. Pero this time, okay. It's different, so... Abangan ang susunod na kabanata. Ayan. Tapos na ang ating vlog. Natarang na natin siya ng 20 questions. Dalawa lang ang ininom niya mathapang siyang sumagot sa ating vlog. And i-congratulate natin si Edric Dailaya na siya. Dahil tapos na ang kanyang quarantine. Pero actually, okay na siya talaga. Umuubo lang siya dahil sa ininom niya, pero... Grabe yung suka, nakasunog nung dito. Pero dalawang test na ang nag-negative, so yes. Thank you Lord, at yes, laya na. Malaya na isang Edric Go. Syempre, thank you for everything, kasi, kayo ni Papa yung kinakausap ko lagi pag mayroon akong problema. Tsaka pag may naisip ako, kayo yung sumasalo din, kahit... Nakaka-stress. Nakaka-stress yung naisip ko. So, ayun. Gusto ko lang mag-thank you. And, yun. Love you. Love you. Dahil dyan, dahil ikaw ay isang laya na, meron akong pag-gift sa'yo. Whoa! Di nyo alam to. Surprise to. Open it. Open it. Oh my God. Open it. Wait. Open it. Oh. Let's go. Open Let's it. Go. You guys saw that, right? Yes. No. Oh, show it to the vlog. Yeah. Gusto mo? Ganda. Oh, diba? Bongka. It's your face all over the yes, place. Yes, it's a vintage shirt. Ganda. O, diba? Lahat ng mga famous na mga Pilipinong celebrity nagsusuot ngayon ng ganyan ngayon. Talaga? Yes. So, shout dahil ikaw. Vintage vibe. Thank you so much. Shout out sa vintage vibe. Yes, para sa shirt na to. What? This is pinili ko lang yung pictures. Kasi yun yung mga pictures na highlight ng ano mo. Diba? Highlight ng yung career, tapos yung recent photo mo, tapos ibang photoshoot mo. So, yun, pinagsama-sama lang nila yan para... Maganda. Wear it! Wear it, kuya! Ooh, nice! O, diba? Yes! Shoutout sa Vintage Vibe Manila. Solid. Ganda. Yes! Nagustuhan mo? Sobra. Thank you. Yeah! Thank you, Vintage Vibe Manila on Instagram. Follow niyo po siya. Ang ganda. Vintage talaga and syempre customized. For Edric. Yan ang ating regalo sa kanya dahil siya ay malaya na. At dahil hindi siya nagka-COVID. Yes. At dahil natiis niya ang ilang araw sa kanyang isolation room. So, yan.
Woo, thank you. Thank you. Thank you, Vintage Vibe, para sa shirt na to. Maraming salamat. Diyan na natatapos ang ating third part ng Mother's Day special. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And sana nagustuhan niyo yung vlog na to kasi ito yung mga frequently asked questions kay Edric na hindi naman niya talaga nasasagot. Tsaka ito rin yung mga tanong na gusto kong itanong sa kanya na nasagot niya. And hiningal ako. Ba't ako hiningal? Well, yun na nga. So yung mga syempre, hindi naman sa kasualan tanungan kay Edring, may tatanong ko yung iba doon. So, yun. Yung iba naman, alam ko yung magiging sagot niya, pero gusto kong malaman yung kung ano yung magiging sagot niya. So, yun. Maraming maraming salamat. Natapos na ang ating 3-part vlog ng For Mother's Day special natin. And syempre, Happy Mother's Day sa lahat po ng nanay na nanonood ng vlog na ito, sa mga ilaw ng tahanan, sa mommy ko, sa mother-in-law ko, sa mga titas ko, sa mga pinsan ko na mommies na rin at sa mga kaibigan kong mommies na rin. Happy Mother's Day po sa inyong lahat and maraming maraming salamat. And please do subscribe to my YouTube channel, Michelle Go, and to Edric, Edric Go, and to Matthew, Matthew Go, and click that notification bell para po updated kayo sa mga vlogs pang paparating. So maraming maraming salamat po sa lahat ng mamahal sa aming buong pamilya at lalong-lalo sa mga nagdasal po para sa aming pamilya and especially for Edric. Maraming maraming salamat po ulit and always remember to be the best version of yourself. God bless everybody.